Makalipas ang tatlong taong pandemya, magbabalik na sa darating na Biyernes Santo ang tradisyonal na pagpapako sa krus sa Pampanga. Nilino naman ang kilalang gumaganap na Hesukristo sa nakaraang dalawang dekada na sa kabila ng kanyang edad ay hindi pa ito ang huli niyang pagsali sa taunang aktibidad. May ulat si Rod Lagusad. Higit 85 milyong Pilipino ay Katoliko. Halos 79% ito ng kabuuang populasyon ng Pilipinas. Higit isang linggo bago ang Mahal na Araw, maraming Katoliko ang naghahanda na para sa pag-aayuno at pagtitika. Dito sa Barangay San Pedro sa San Fernando, Pampanga, naghahanda na para sa pagbabalik ng taunang Maleldo o holiday sa nagsimula pa noong 1950s. Hindi pa kayong magpapapapos? Oo, oh, iman na yung nakalit sa amin. Ano yung mga taga dito din o dayo yung... Yung iba dayo. Si Tatay Ruben na kilala sa pagganap bilang Hesukristo at pagpapapako sa krus tuwing Mahal na Araw, pinagandaan na ang pagbabalik na nakagawian niya bago mag-pandemic. Ngayong taon ay may pagpapatuloy na niya ang kanyang taunang panata na pansamantalang natigil sa nakalipas na tatlong taon. Naabutan namin siya na naghahanda para dito. Nililihan na niya ang mga krus na siya mismo ang gumawa. Isa sa mga ito ang kanyang papasanin habang ibang krus naman ang pagpapakuan sa kanya sa darating na Biyernes Santo. Ipinakita niya sa amin mga pakong gagamitin. 1990s pa niya gamit ang mga ito sa pagpapapako. Taong 1986 na magsimula siyang magpapako sa krus. Ito'y matapos siyang malaglag mula sa isang gusali at milagrong wala siyang tinamong anumang sugat. 1990s naman na mag-umpisa siyang gumanap bilang Hesukristo. Yung naranasan ko na aksidente na yun, yun ang iniisip ko sa mga oras na yun, no, noong unang pagpapako. Ito na yung simula na at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tanggapin niyo po ang aking paghihirap para mapasalamatan ko kayo dahil dinugtungan niyo pa ang buhay. Suportado naman ang kanyang pamilya ang kanyang panata. Noong 2019 pa ang huling pagpapapako ni Tatay Ruben. Kaya wala masyadong bakas ng sugat sa kanyang mga palad at mga paa kung saan ibinabao ng mga pako. Magkahalong emosyon naman ang kanyang nararamdaman ngayon. Excitement, kasi matutuloy na naman yung mga reenactment namin dito sa Barangay Kutod. No? Ako may saya dahil yung panata ko matutuloy na naman. May kaba dahil yung sakit ng pako, yun ang iniisip ko talaga. Pero makakaya ko yan. Ilang taon na rin nahinto. Napahinga ng magbuti yung mga palad natin, makakaya pa natin. Nilinaw rin niya na hindi pa ngayon taon ang huling beses na magpapapako siya. Ito'y kahit 62 years old na siya. Alam niyo sa akin talaga, ayaw ko pa talaga mag-retiro eh. Kaya pa naman ang katawan ko eh. Basta maganda yung pangangatawan natin ngayon tsaka yung kalusugan. Sige, gagawa ako ng parang para sunod-sunod pa itong taon na susunod na papapako sa akin. Respeto. Ito ang kanyang hiling sa kabila ng mga kritisismo sa kanyang ginagawa dahil wala naman anya siyang nasasaktan. Rod Lagusad, para sa Bayan.